Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God. Salamat po sa umagang ito sa ating Panginoon. Ang ating pong scripture for today ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 1 verse 24 and 25. They left and went up into the hill country and came to the valley of Eshcol and explored it, taking with them some of the fruit of the land. They brought it down to us and reported, "It is good and land that the Lord our God is giving us." Salamat po sa pagkakabasa. Sana salita ng Diyos. Salamat po at samahan niyo ako sa maikling panalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa paggabay po sa bawat isa sa amin. At hiling po namin, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge upang maunawaan namin ang mensahe na ipinagkalob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama, in Jesus' name. Amen. On verse 24, sinabi dito na pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng Eshcol at doon ay nagsiyas. At isa sa bawat lipi ay pinadala doon upang magsiyasat upang makita at malaman nila kung ano ang kalagayan ng lugar na iyon. Sila muna ay nag-espiya sa lugar na iyon para makasiguro sila kung ano ang madadatnan nila doon. On verse 25 naman ay mababasa natin na sinabi na sila ay nagbalik na may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nila na maganda ang lupain binigay sa atin ni Yahweh. Ang mga espiya ay tiniktikan nila ang lugar na iyon upang malaman kung ano ang daratnan nila doon. At pagbalik nga nila ay sinabi nila na maganda ang lugar na binigay ng Panginoong Diyos. Kaya't makikita natin sa ating nabasa, nag-espiya muna sila bago sila dumako doon sa lugar na pupuntahan nila. Sa buhay naman natin ay maiko-compare natin ang situation na kung tayo ay hahayo o mag-spread ng Word of God, ay unahin natin muna na mag-spy sa pupuntahan or makipagkaibigan muna tayo sa kanila bago tayo humayo or magpahayag ng salita ng Diyos upang maging handa tayo sa spiritual na battle na pupuntahan natin. Katulad ng ginawa ni Moises sa mga taga-Israelites na nag-espiya muna sila sa panahon natin ngayon, kailangan natin maging handa tayo sa lahat ng pupuntahan natin. Gaya ng ginawa ng mga Israelites, gawin natin upang lagi tayo maging handa sa anumang darat na natin. Kaya patuloy tayong manalangin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kaalaman at karunungan or wisdom and knowledge to know more deep, lalo sa pag-spread ng Word of God sa buhay natin ay kailangan ay pinaghahandaan at may plano sa bawat tatahakin natin sa mundong ito. Anumang battle ay mapapagtagumpayan natin ito. Kaya patuloy lamang tayong manalangin, nagabayan tayo ng Panginoon sa bawat pagkakataon ng ating mga gagawin. Kaya salamat po sa patuloy na pagpapala at biyaya sa atin ang Panginoon. Kaya i-apply natin sa ating mga buhay ang patuloy na manalangin, humingi palagi ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos upang di tayo mapaghamak, bagkos ay magtagumpay palagi tayo sa buhay na ating tinatahak. Sa ating buhay Kristiyano, naaalala natin kung sino ang umakay sa atin sa pananampalataya kay Kristo at kung aalalahanin natin na tayo ay mga sinners noon na binago na tayo ngayon dahil kay inam alalahanin ang kabutihan ng Diyos at talagang ikaw ay mapapangiti sa kakaibang buhay natin ngayon. Parang mga spies or mga espiya na maganda ang lupaing pangako na nakalaan sa kanila, flowing with milk and honey sa ating paghihintay sa Lord katulad ng mga Israelites. At ating makikita na makakasama niya tayo hanggang sa dumating ang rapture at ang kabutihan ng buhay at lahat ng sagana at pagpapala na kasama natin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, salamat po sa lahat ng mga nakinig at makakapanood at maging inspiration po natin ang lahat na mga nangyari sa mga Israelites na maraming plano si Lord para sa atin. Basta tayo lamang ay magtiwala sa Kanya at ibigay ang ating buhay para sa Kanya. Kaya't huwag po tayo magsasawa na makinig at manood ng Tinapay Mula sa Langit every day, every 5:30 a.m.
po at patuloy lamang tayo magpalakas sa salita ng Panginoon. At alam naman natin na magagawa lamang natin ang lahat ng ito dahil alam natin nagmumula ang lahat ng ating lakas from the Lord. Kaya patuloy lamang po tayo magtiwala sa Kanya, higit ay ang ating buhay. Kaya salamat po sa umagang ito. Patuloy pong pagpalain ang bawat isang nakikinig at makikinig pa ng salita ng Panginoon. At patuloy din po natin itong may-apply. Patuloy po natin itong magawa ang nais ng Diyos. Alam natin kaya natin ito kung tayo lamang ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Salamat po sa bawat isang nakinig at patuloy kong tinataas sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila. Salamat po, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. To God be all the glory. Praise God.